Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat, and this is your friend, Maricel MB. So, yun nga, may good news tayo para sa ating mga kababayan na OFWs sa napapuntang Kuwait. So, wala na pong ban. Na-lift up na po yung ban, yung deployment ban patungong Kuwait. Congratulations po para sa mga balik manggagawa ng mga kababayan nating domestic helpers. Maaari na po kayong bumalik sa Kuwait. And congratulations din po sa mga papunta, mga bago na papuntang Kuwait. Yan, congratulations po sa inyo kasi open na po ulit ang deployment papuntang Kuwait. Yan, so real talk muna tayo. Para sa akin, masaya ako na lift up yung ban kasi marami akong kaibigan ng mga 20 visa or yung mga domestic helpers or mga household service workers. So, dami kong kakilala na matatagal na sila sa mga amo nila. And may mga, maganda silang trabaho. So, natutuwa ako para sa kanila kasi pwedeng-pwede silang bumalik sa Kuwait. Yan. Pero, nalulungkot ako kasi, ibig sabihin, pwedeng-pwede na namang makapasok ulit ang mga bago na mga kababayan natin. And in which malaki ang chance na maaring maulit yung nangyari sa kababayan natin na si Ginaline na inabuso, di ba, na humantong sa hindi magandang kalagayan, di ba? So nakakalungkot kasi pwedeng-pwede siyang mangyari ulit. So kasi iba yung magiging thinking ng mga Arabo na pwede naman pala, pwede na ulit, so wala silang isang salita, di ba? Parang ganun. So, kakalungkot, sana tinapos muna yung naging kaso nung kababayan natin, nahatulan muna siya, bago ulit pumayag na magdala ulit ng mga panibago, yung mga newly hired domestic workers sa Kuwait, para magkaroon ng lesson yung mga employers din, di ba? Hindi ko naman sinila lahat. So, marami rin ang mga mababait at mabubuting amo dito sa Kuwait. Pero, syempre, marami rin naman yung mga hindi kabutihan. So, ayan. So, congratulations po sa mga kababayan natin na may mga balik manggagawa. Makakabalik na po kayo sa mga amo ninyo. Ayan. Tuwan-tuwan na rin ang mga alaga ninyo. Ayan. Congratulations. At matutupad po ulit ang mga pangarap ninyo. May pagpapatuloy ninyo. Sa mga bago, ingatan kayo ng Panginoon. Yan. So, maging successful kayo sa inyong tatahakin. Yan. At lagi kayong gabayan ng Panginoon. Kapag nandito na kayo sa Kuwait, hanay maging maganda yung kalagayan ninyo. At sana rin, patuloy kayong bantayan ng inyong mga agencies. Yan, sana. So, let's keep on praying para sa kaligtasan ng bawat OFW, hindi lang sa Kuwait, kundi sa buong mundo. Gusto rin po nating batiin yung mga kababayan natin na papuntang Taiwan. Yan, wala na rin pong ban papuntang Taiwan. Open na rin po. Na-lift na rin po yung ban. Yan. So, congratulations po sa mga kababayan natin papuntang Taiwan. Pwedeng-pwede na rin po kayong lumipad, yung mga na-stranded, mga hindi natuloy. So, open na rin po. So, napakagandang Valentine's Day, February 14 para sa ating lahat. So, kung meron po kayong karagdagan, katanungan, comments, yan, mag-comment lang po kayo sa baba. And sama-sama po natin pag-usapan yan. Maraming po salamat. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to the subscribe button and the bell para ma-notify po kayo for my next vlog. Yeah. Thank you very much. Don't forget to like and subscribe and share it to everyone. God bless us all. Thank you very much. This is Maricel MB.